Ito na nga, so ngayong araw na to, magbo-vlog tayo. It's Sunday, pero meron tayong babanatang konti kasi meron na naman akong nakirinig na interview na parang hindi ko ata nagustuhan, di ba? Tapos habang gumana tayo, mag-ride muna tayo kasama si Malasakit. O, di ba? Kasama natin yan si Malasakit. Tara, let's go. Tamahan niyo ako. So, eto na nga. Ha? Mag-usap-usap ulit tayo, ha? Hindi, kasi ho, merong ako napanood. Interview ito. Sunod-sunod na naman ang interview ni Bongbong Marcos, ha? Ang lupit. Ang lupit talaga, ang lupit. Kasi last week lang, hindi man lang nag-appear, di ba? Sabi nga ni Comelec Juanson, bakit di man lang mag-video? Pwede naman mag-video. Tapos ang sagot ng abogado, baka daw mahawa pag nag-video. Pambihira, oo, para tayong pinagluloko. At ito pa, malupit. Pinagtanggol pa ng isang vlogger dyan, hindi ko na alam babanggitin ang pangalan. Halata namang halata namang defender lang . Naging robot na to. Itong vlogger na ito dating sabi niya, pag may mali, babanatan natin. Ganyan. Pero ngayon, wala. Kahit ano lang sabihin ng amo niya, talagang pinupurit, dinedefend. Matindi siguro. Mahalagang mahal talaga ito. Mahalagang mahalaga itong tao na ito sa kanya. Mahal na mahal talaga. Ang lupit mo, Brad. Sabi ba naman niya, kasi kung magbibideo, kailangan pa mag-setup ng matinding ilaw. Kailangan pa, paano yun? Di may staff pa siyang papasok. Ala naman daw gumaganon-ganon yung cellphone. Pambira, bakit ka kaganon-ganon? Ganon ka ba mag-cellphone? Ganon-ganon? Pinagluloko mo kami? Napaka wala ka na sa hulog. Ang hirap idepensahan, ano? Ganun talaga ang buhay. Naku po. Anyway, ito na nga. So, nagpalusot pa na kesyo hindi daw dapat talaga nag-appear. Diba? Kasi ire-ready pa yung mga ilaw. Presidential daw si Bongbong Marcos. Pambihirang buhay. Hoy! Anak ka ng tucha, hindi naman siya pupunta ng press con o press briefing o ano man. Anak ng tucha. Ang pupuntahan niya Comelec kung sakasakali, ang ibig sabihin, mag-a-appear sa Comelec by video. Hinihiling lang na makita siya, kailangan siya mag-appear. Kahit hello lang, isang ganun lang, wala pang isang minuto yun. Pambira. Andali lang. Papasok na naman tayo sa kuweba. Punta tayo ng Tagaytay, Sunday, level 3. Tingnan nga natin kasi pagka ordinaryong nung December o nung mga November, grabe ang traffic papuntang Tagaytay. Ewan ko ngayon kung traffic. Ang maganda sa nakamotor, safety ka kasi mag-isa ka lang. Diba? Tapos, lang tayo, mag-drive lang, drive-through lang tayo ng kape. Ngayon naman, biglang naglalabas na naman siya sa interview. Pambihirang buhay ito. Sabi niya sa interview niya, kasi tinanong siya, nag-interview pa nga yung idol nating si Kong Defensor. Tinanong siya kung ano daw ba masasabi niya sa ABS, CBN. Paano daw ba, kung sakasakaling siya ang presidente, paano ba ang approach niya dito? Grabe, natawa ako sa sagot. Ang lupit ng sagot. Ayan, tinatawag na play safe na sagot. Sagot ng mga mga mahihinang nilalang. Ang sabi niya, kung aayusin, anuhin uli dito sa kamera, pag-usapan uli. Ang hirang buhay,
O, sandali, sandali. Pakit tayo ng Skyway. Mamaya natin discuss yan ng unti, ha? Delicates, eh. Mahirap dito, mabilis at saka mahangin. Okay ka na? Nauntog ka ba? Sabi muna natin, baka madali ka pa dyan. Nag-start pa ba? Nag-i-start pa? Pag-aantay ka ba ng traffic enforcer o anong usapan nyo? Okay na kayo? Anong usapan nyo? Mag-aabol ka pa ba sa kanya o ano? Oh, magpagamot ka. Inabutan ko na siya ng 2,000 para makatulong din. Inabutan ko lang siyang 2,000 para makatulong. Mauna na ako. Actually, hinabol niya talaga yung ano eh. Yung sasakyan, nakaunga na. Tapos hinabol niya. Ayun na nga. So, ingat-ingat lang ha. Mga riders natin. Saka sana naka-helmet tayo. Mahirap eh. Actually, mahirap na malaman kung sino mali. Hinabol ba o nagpilit yung sasakyan kasi nag-U-turn ata yung sasakyan eh. Nahirap ng ano yun. Eh wala naman CCTV. Mahabang usapan pa. Ang ingat-ingat na lang tayo. Lalo na dito sa Tagaytay na 2 lanes. Delicates talaga. Pag mga ganyang... Oh, yan, tumatawid. Oh. Tulad yan. Oh. Itong aso to, tumatawid pa. Delicates. Hindi, sa totoo lang, delikado yan ha? Kahit yung mga aso, pag iniwasan mo yan, salpok ka dyan. As much as possible, sabi nga, be defensive driver. Naku po, haba ng pila. Kahit ba take out? Kahit take out, ganyang kahaba? Sige. Harap lang iba. Dito kaya. Open ba yan? Madami ba? Di ba pwede dyan sa harap? Dyan na lang oh. Tayo palang bakante sa labas eh. Tayo sa Bato of Coffee Project. Order tayo ng kape, tapos take out na lang natin. Ate, pwedeng order? Bye. BY. Ayan, habang inaantay lang natin yung order natin, tip lang. Pag nag-order kayo, labas kayo kagad.
para hindi delicates kasi, di ba sabi nga yung Omicron medyo tumatagal sa hangin. So pag mas matagal kayo dun sa loob ng restaurant, mas ma-chance na magkaroon kayo ng o tamaan kayo. So dun ka lang sa ano, sa labas ka lang. Easy-easyan mo lang dun ka lang sa labas. Diba? Eto na, oh. May nakita tayong spot. Diba? Kita mo naman yan. Tapos, dito lang tayo. Magkakape lang tayo dito. Aray. Diba? What a spot. Kita mo naman yung spot ko. Coffee. Tapos, ayan na, oh. Tapos pag-usapan na natin yung pinag-uusapan natin kanina, ha? Wait lang, hanap tayo ng... Ay, naku. So, ayun na nga, pag-usapan na natin yung kanina pinag-uusapan natin tungkol doon sa dahilan ni Marcos, diba? Patungkol doon sa ABS-CBN. Yung sagot niya, sabi niya is, parang aayusin na lang daw. Pag naayos nila, sabihin, pag okay, eh, pag sumunod, pwede nang ipasa yung franchise sa, ano, sa camera ulit. Alam mo, ito problema ko dun eh. Lumabag ng batas eh. Maraming na nakita ang camera na paglabag ng batas ng ABS-CBN. Tulad yung sa tax, bla bla bla. Hindi pa pwedeng aayusin lang, tapos eh, okay na. Salamat na, okay na. Pwede na ulit magka-franchise. Ang dapat doon eh pinapasagot sa batas. Ibig sabihin, hindi naman sa pinaparusahan, pero ganoon na nga, 'di ba? Kung meron kang hindi nasunod na batas, dapat managot ka. Dapat pagbayaran mo 'yun. Hindi yung kunwari, sabi nga eh nagnakaw ka. Tapos eh nahuli ka. Mas gagawin mo, isosoli mo na lang. Soli ko na lang, boss. Palis niyo na ako. Diba, hindi pa pwede yun. So, dapat kang makasukan kasi nagnakaw ka. O di kaya naman, may ginawa kang kalokohan. Diba? Sabihin na natin, meron kang binastos. O, sasabihin mo, hingi ka na lang ng tawad. Pahingin, pasensya na, ha? O, kasi nabastos kita, ha? So, ganun na lang yun. Hindi pa pwede yun. Dapat, o, panagutan mo yung ginawa mong kasalanan. Yun yung sinasabi ng iba na bakit ganun? Parang ang dating nung sagot daw ni Marcos, eh parang ayusin lang tapos pwede na uli mabigyan ng franchise. Tapos eh pinagtanggol naman siya ng mga mga vlogger na naman. Kesyo, sabi ko nga eh, yung hinala nila na mga bakuna ang magiging zombie daw tayo, pati yung booster shot na yun. Pambihira, oo. Hindi po yung ano eh, hindi po yung bakuna ang naging zombie sa atin. Nagpa-zombie sa atin. Yung pagiging panatiko, ang naging zombie tuloy yung mga Pilipino. Na kahit ano na lang sabihin ng kandidato nila, okay na. Ano, mag-isip-isip naman tayo ng konti. Huwag yung puro oo na lang tayo sa kandidato natin. Oo, pwede nyo namang iboto pa rin eh. Pero pag mali, mali talaga. Huwag na natin palusutan. Ang dami nating palusot eh. Kaya tuloy nasisira itong bayan natin. Ang hiling natin magpalusot. Sa bagay, eh yun yung dibang tax na hindi nabayaran na apat na taon, eh pinapalusot natin eh. Paano pa kaya? Yung iba pa. Yun lang. Anyway, napikapin muna tayo dito. Ako po, dumadami na tao. Tambay lang. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako nalulungkot dun sa ano eh, sa kung sino mananalo presidente. Sa totoo lang, kahit sino yung manalo presidente, ha? Kahit sino yan, ang Pilipinas, hindi nakadepende dun yung mangyayari. Nakakainis nga isipin kung tutusin eh, yung sinasabi nilang babangon ko Pilipinas, kung ano-ano pang sinasabi. Ang pagbangon ng Pilipinas, hindi ho nakadepende yan sa... Hindi ho yan nakadepende sa kahit sinong presidente, senador o congressman. That's false hope.
ang tunay na pagbabago ay yung ikaw. Kasi feeling ng iba, ay, hirap ng buhay ngayon. Ganito, ganito, ganito. Kailangan natin ng bagong presidente. Itaga mo sa bato. Kahit magkaroon ng bagong presidente, mahirap pa rin ang buhay. Kung hindi ka magtatrabaho at hindi ka magsisipag, hindi yan madadaan sa isang presidente para umasenso buhay mo. Hindi ganun. Babangon ang buhay mo dahil sa isang presidente. Bunggong ka ba? Babangon ang ano natin, ang bayan natin. Dahil sa pagsisipag ng bawat isang Pilipino, pagiging disiplinado ng bawat isang Pilipino, yan, dyan babangon ang bayan mo. Hindi yung put. Magkahahalal ka ng presidente, isa lang yan eh. Oh, si Duterte na ang pinakamaayos na presidenteng dumaan. O bumangon ba buhay mo? Kung tamad ka pa rin, kahit si Duterte ilang Duterte ilagay mo dyan, wala mong iyayari sa'yo. Kung undisciplined ka pa rin, wala kang disiplina, kahit ilang pang Duterte ilagay mo dyan, wala. Sus! Itaga mo sa bato, sabi niya. Kapi-kapi lang na. Tapos mabiyahin nga rin tayo. Dito lang tayo sa highway. Ito na yung sunrise, ay sunset. May lagayin tayo ng kape. So hanggang dito na lang mga Banateros, tara-tara, biyahe na tayo ah. Ride safe sa lahat ng mga riders natin dyan ha. At huwag kakalimutan po ha, pag may time naman po kayo, pwede namang, baka naman pwede mag-subscribe at saka click nyo na rin yung notification bell para sa susunod na banatang video natin na ma-ano kayo, ma-inform kayo, diba? O mabuhay ang Pilipinas! Tara, 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 lipad na!